Main dalawa. Ayun, yung crit! Ayun yung crit! Ayun yung crit na hinahanap natin. Joe Balls goes in. Napakadaming energy agad. Ito yung kailangan niya para makatalon agad. Yes, huge energy gain from the first round by Joe Balls. Single veggie plus double disguise. Pero, chill na chill lang si Kuz. Meron pa siyang 4 energy. Okay lang, okay lang. Okay lang, chill, okay lang. Chill lang. Tamang chill lang muna dito. Tamang wait na magamit dito yung yam. Kasi pag nag 4 cards nga naman siya, nang may dalawa or kahit isang yam nga lang, napakasakit na lang. It's gonna be 8 ticks talaga per turn. Or 8 damage per turn. Ano kasi yan eh. Yung mga aqua, nag-aantay talaga ng timing yan. Talaga si Goods, tumatiming to. Kasi parang kasi may kasabihan ako dyan eh. Lumaki tayo sa kasabihan, time is gold. Pero pag aqua user ka, timing is gold. Timing is gold, pare. So ito na nga ba, early burst from Goods, no? Kahit meron siyang 4 energy, sinagad niya pa rin. Pero maganda dito, may kasamang steal yan, so may isang babalik. And it won't be enough unless mag-crit, no? Kasi 154 ito. 156 pala. 28 HP. Ang maganda dyan, napapulan niya na yung plant ng walang yam. Tawid niya na. And at the same time, ngayon, Joe Balls here, possibly, magkaroon siya ng hesitation to defend that. Yes. Kasi baka masayang nga lang yung defense, wala ding mangyayari. Kaya, ang maganda gawin dito, di Joe Balls, is really, ayan na, kompleto na eh. Kompleto na yung talon niya eh. Bibingo na. One of each kayo na yung hawak niya sa mid din, pero may dalawang options si Joe Balls dito. Knowing na alam ni Joe Balls na low energy si Goods. Dalawang yam. Gagamitin. Bumakdor na siya. Isang yam lang, pero Goods lang yan. Goods na din. Okay lang, pero ito na yung backdoor niya. That's gonna be a sneaky raid goes into the back lane. Walang syempre, kahit poison. Anong shields up. Oo nga, that's gonna be Serastis 152. Alam mo, 152, 48 na lang natitira. God. Pero okay lang, okay lang. 2 ticks per turn lang yan. 2 ticks per turn. Pwede niya pa magamit yan. Ang maganda naman dito, meron 5 energy si Good. So kayang-kaya niya ng ino-turn tong mid. Pero ang pangit naman doon, nagamit na ni Joe Balls or ni Geraldine ang value ng mid lane. Nagawa niya na yung trabaho niya eh. Kahit pag all-in ka, nagawa ko na trabaho ko. So, tingnan natin yung next round. Pero ito na maganda. Alam ni Goods ngayon na walang card yung mid lane. So, hindi makakapag-brick wall dito. Yes. Hindi siya makapag-fortress move. That's gonna be 1-4-1, 1-4, 1-1-8 actually. And another 1-1-8. And of course, ayan na. Ang sakit attack talaga. Attack up tail slap. Ito na. Naku, baliktad ang order. Ay, naku. Oo nga. Baliktad ang order. Sakto saan ang walang last stand. Ang sakit nun, pero okay lang daw. Sabi dito ni Goods na critical doon yung smart shot natin. 3 poison, that's gonna be a stun. Hindi tatawid yung hotbot. Ang ganda sana ng play ko na pagbaliktad ni paring Goods yun. Kasi pero okay lang, okay lang. Mamatay pa rin ang hotbot, pero hindi, mas maganda ko na-disable yung champ. Hindi na-cancel out dito na. Yung champ. Ano ang galaw? Hindi nag-smart shot si Jubos, binabalance niya na yung poison ticks. Ito kasi yung strength ng jumping lason, pare. Sabay-sabay niya pinapatay yung kalaban. Killing them slowly talaga. Kahit hindi niya ina-atake, no? And right now, yun yung ginagawa niya talaga. Nag-miss dito ngayon, pero ginamit na naman dito yung ating hotbot. Canceled out na naman dito yung champ. Now, he might be going here, pero ito na, ginamit niya na yung back lane. That's gonna be 2 upstream. Andito na si VMG, ginamit niya. That's gonna be a Crimson Water. Pero papunta na sa likod dito, or rather sa mid lane. That's gonna be the mid lane going down. Hindi pa. Excited. Okay lang. Ngayon, ang kailangan na lang atupagin dito ni Joe Balls is yung harap. Ayan, tumira siya ng isang ivory chop, smart shot plus double chomp. So, ginamit naman ni Goods yung kanyang watering gun para makancel out yung stun. At the same time, makakagaw siya ng isang energy. Ngayon walang energy dito si Pero Joe Balls. Pero I'm guessing it won't be enough to finish the game. Oo, kasi again, meron pa ditong dalawa pa. Uy, walang chomp si Joe Balls. Oo nga. Inunan ni Goods yung prickly, so may crit bang magaganap? Tingnan natin, that's gonna be 88 damage, ayan not a smart shot. Damage I think it's per still tick, gonna no? be enough. 6 damage yes. per tick. Boom! On! Ang sakit, 156. Ngayon, here comes the hot bot, pero tapos na ang laban. Goods goes down, nag-critical, pero wala pa din talaga. Joe Balls showed no mercy against Goods. Yes, Joe Balls with a comeback. Two straight wins, no? Ito yung sinabi natin. Grabe. From a 1-0 lead, nag-comeback dito si Geraldine. Well done. Champion pa din! Champion! Well done, pare. Ay, ang umite! Ang ganda mo! Champion na champion talaga. Well done na well done kay Geraldine. Props na rin. Sobrang commended pa rin si paring Goods for putting up a good fight against one of the best Axie players dito sa Pilipinas talaga, di ba? Grabe talaga yun.